Sa araw na ito, nagpa-unlock sa Rotary District 3800 Person with Disability o PW Team ang isa sa top businessman dito sa ating bansa. Siya, si Mr. Jose Ching Ranyola, ang CEO ng Legazpi Premium Development Corporation na isang triple star level construction company. Sa unang tingin, hindi mo aakalaing may kapansanan siya sa paningin. At bago pa magsimula ang interview, nadokumento namin kung paano siya pumasok mag-isa sa gate ng kanyang opisina. Nakita rin namin kung paano siya mag-browse sa touchscreen cellphone kahit hindi niya ito nakikita. Globe, 4 of 4 bars, signals, 12:15 p.m. Location track, smart low wifi, 3 of 4 bar, selected. Ang ilang kahangahangang bagay na ito ay bahagi lang daw ng normal na buhay ni Mr. Ching. Pero paano nga ba niya nagagawa ito sa kabila ng pagiging visually impaired person? Paano niyo po nalamang mabubulag na po kayo? Yung early symptoms cause night blindness, which means medyo nahihirapan akong makakita sa mga lugar na madidilim, nalungkot, mabubulag pala ako, siyempre at ako'y na-depress. Ang kondisyon sa mata ni Mr. Ranyola ay retinitis pigmentosa. Taong 2011, unti-unting nasira ang retina sa mata niya hanggang sa tuluyan na siyang mabulag. So yung nabulag na po kayo, gaano po kahirap? When ako'y napilitan mag-resign dahil hindi po ako makapag-overtime sa aking professional accounting. Hindi ko na rin makita yung screen at mga documents. Nang panahong iyon, sumabay din ang pagbagsak ng hardware business ng kanyang pamilya. Nawalan na nga ng paningin, nawalan pa ng trabaho, wala na rin negosyo. Kaya naman nang magkapamilya siya kung saan-saan pa sila naghagilap ng pera. Wala kaming pera nung ikasal kami, so pinangutang pa namin yung panghanda sa kasal. Pero sa halip na magmukmuk, gumawa siya ng paraan. Sinubukan niyang makipagsabayan sa mga normal na tao. Hanggang sa marating ang tagumpay sa buhay. Jose Go Ranyola. At nagsimula kami sa maliit din na construction, mga repair ng mga school building na worth 50,000. Sabi nga ng Diyos, dapat hindi tayo mawala ng pag-asa. Bilang pasasalamat sa Diyos, ibinahagi niya ang mga biyayang natanggap niya. Naging Rotarian daw din po kayo? Opo. Ako po ay naging president ng Rotary Club of Naga Kamarinsul Chapter, District 3820. Hindi ko na rin makita yung mga mukha ng mga ka-members ko. But then again, aking tinanggap yung kanilang hiling na ako po ay maging presidente. Sa kabila ng kalagayan niya bilang presidente, marami silang nagawang proyekto. At bukod sa pagiging businessman, chairman din si Mr. Ching ng Philippine Blind Union. Ang mga projects po namin is more on advocacy work. Pinalad na nagkaroon ng grant galing sa Free the Children Japan. Aming ginamit upang turuan ng digital business basics training ang mga blind and visually impaired massage practitioners na nawalan po ng mga kabuhayan. Siya rin ang kasalukuyang presidente ng ATRIV Computer Training Center for the Visually Impaired. Ito po ay isang center na tutulong sa pagturo, pagbigay ng mga digital literacy training sa mga blind and visually impaired. And the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Tunay nga ang kasabihang, minsan ang imposible nagiging posible kung may tamang diskarte. Pag gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Nasa sa atin pa rin kung gusto natin. Habang may buhay, may pag-asa. Ano po? Sa ngayon, patuloy natatahakin ni Mr. Ching ang pagtulong sa mga gaya niya patungo sa liwanag ng pag-asa.